Nakumpleto na ng 2,615 internally displaced persons mula sa Marawi City sa mga home-based community at mga evacuation center sa Iligan City at Lanao del Norte ang programang pagsasanay para sa work scholarship ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang Massive Skills Training Program. Para sa karagdagang tulong sa mga IDP graduates ng programa ng pagsasanay, ang mga toolkit tulad ng oven, multi-tester, screwdriver at welding machine ay ipinamahagi. Ayon kay Tarhata Mapandi, Officer in Charge ng TESDA Region 10 at Lanao del Norte Provincial Director, mas mahusay na sila ngayon at nakikita nila na may pag-asa pa, may kumpiyansa na rin at hindi gaya ng dati. Tinitiyak din ni Mapandi na mayroong higit pang mga programa na ibibigay sa mga IDP tulad ng Special Training for Employment Program. Sa wikang Maranao ay nagpadala ng mensahe ng kanyang pagbati sa pamamagitan ng isang video si TESDA Director General Secretary Giling A. Mamundyong na naghihikayat sa mga nagtapos na IDP na gamitin ang kaalaman sa kanilang nakamit para sa pagpapabuti ng kanilang buhay. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nagbigay din ng 5,000 piso na pre-employment assistance sa IDP graduates ng carpentry, serbisyo sa computer, paggawa ng damit, pagmamaneho, pagpapanatili ng instalasyon ng elektrisidad, paggawa ng tubo, plastering concrete masonry, shield metal arc welding, at paggugupit ng buhok. Ito ay upang tulungan sila sa pagsunod sa mga dokumentong kinakailangan para sa kanilang mga trabaho. Samantala, ang mga graduado ng pagluluto at pagpoproseso ng pagkain ay bubuo ng asosasyon at bibigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Seed Capital Fund. Nakipagsosyo rin ang TESDA sa 22 paralan para sa pagsasanay. Si Alex Muhammad na nagtrabaho bilang switchyard operator sa National Power Corporation ay nakumpleto ang pagsasanay sa electrical na instalasyon. Sinabi niya na ang pagsasanay ay nagpalakas sa kanyang moral. Makakatulong ito sa kanya na makamit ang kanyang mga pagsisikap. Si Nisa Oding na sumailalim sa pagsasanay sa pagpoproseso ng pagkain ay nagpapasalamat na ang programa ay nagbigay sa kanila ng kaginhawaan habang nakalimutan nila ang tungkol sa krisis. Para sa bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency.